Hello guys, welcome to Vic Bars Migo once again. Kung ano ang nakikita nyo yan guys, yan ang aming pananghalian. At sa mga oras na ito ngayon ay malapit na mag alas 4. So yan ang oras ng pananghalian namin dito sa Amerika. Alam nyo ba kung ano ang niluluto ko? Sabaw! Pwede niyong tawagin guys ang sabaw na ito na naaayon sa inyong gusto. Pero para sa akin guys, ang sabaw na ito ay pacham. Alam niyo ba kung anong pacham? Pachamba. Actually, ang niluluto ko ay tinola. Pero nasubukan nyo na bang maglagay ng tinola sa maglagay ng repolyo sa tinola? Ako nasubukan ko na. Ayan, oh, nakikita nyo. Hindi ko pa natitikman kung tinola ba ang lasa o repolyo. So ngayon, titikman ko na. Mmm! Suwak na suwak. Pacham talaga ang lasa niya. Kaya pwede na. Pangputahe. Pag may fiesta. Masarap. Perfect ang templa para sa aking lasa. Alam mo naman guys, kasi mga Pinoy, hindi pwedeng mabuo ang isang linggo na walang sabaw. Kaya, yung may mga asawa na Pinoy, kapag natikman nila ang luto ng kanilang asawa, naku naman, laging nire-request yan. Kaya ito, sabaw pa more. Yan guys. Basta sabaw, masarap yan. Alam mo naman kasi guys, ang Pinoy. Ang Pinoy usually ayaw ng mga sabaw na ano lang. Ayaw, katulad ko, ayaw ko ng sabaw na malapot. Dito kasi sa kanila guys, sa ibang lahi, yung malapot, consider nila yan na soup. Which is, I don't like it. So, ito ang gusto kong sabaw. Lutong Pinoy. Lutong sabaw ng Pinoy. Kaya guys, kapag marunong ka magluto, proud ka. Kasi ako, natuto lang magluto ng nagka-asawa. Kaya kayo, mag-asawa kayo para marunong kayo magluto. At napakaswerte ninyo kung kayo ay makatagpo ng isang partner na ipagluluto kayo. Ako, kahit ang hindi marunong magluto ang asawa ko, pero believe ako. Alam niyo kung bakit? Dahil kahit hindi masarap ang luto ko, naku naman, poro. Kapag natikman niya ang sabaw na tinola. Kaya mamaya, siguraduhin ko sa inyo, magbibidyo yan habang kumakain. O bago kakain, bidyohan niya yan. Para may ma-upload siya sa kanyang channel. Okay guys, parang nalata na ito guys. Ano ko na, turn off ko na. Yan, di ba? At lalo na guys, ang sabaw, alam nyo guys kung anong technique sa sabaw? Lalo na pag manok sa dito na, ang tawag nila, boiler. Di ba, iba naman talaga ang lasa ng boiler na manok kaysa Pilipinas na Bisaya. Grabe kasarap guys.
Kaya kakain na ako. Hindi ko na sila hahantayin kasi matagal pa yun sila. Eh, nagutom na ako. Tapos, yung ginagawa ko, guys, no? Ginagawa ko, adubuhin ko muna yung manok. Tsaka pag nagluto ako, hindi, ano, hindi tingi-tingi. Isang buong linggo yan. Basta hindi lang sabaw. Pag may sabaw, mga ano lang yan, dalawang araw. Minsan tatlong araw. Pero dalawang araw karamihan, ubos na yan. So, marami, pag nag-adobo ako, guy, marami ako niluluto na adobo. Tapos, pinuprosing ko yan, naka, ano na, naka, baga, naka, divide-divide na ba kung, nakasegregate na sa bawat container. Kung magluluto ako, isang buong container yon na lagyan ko ng sabaw. Masarap kaya, guys, kapag adubuhin mo muna. At the same time, napipreserve yung meat, guys. Alam naman natin na ang adobo, habang tumatagal, sumasarap. Naniwala ba kayo dyan, guys? Ako naniniwala dahil marunong ako magluto ng adobo. O, diba? Basta marunong ka magluto, sikat ka. Kaya salamat sa inyo pagbisita. God love us all. Thank you so much, guys. And please don't forget to subscribe, share, comment, and like. Bye-bye!